Happy perfect Wednesday morning po sa inyong lahat, mga kapatid. Today is July 14, 2021. Nangangalahati na po tayo sa buwan ng July sa mga suki po natin na nakikinig na sa Radio 5, 92.3 News FM at sa mga nakatutok na po sa atin sa ating FB page at YouTube channel. Perfect Morning with Cheryl Cosim. Please do follow and subscribe and share po yung aming page para lagi din po kayong updated sa ating mga episodes. At syempre, ngayon pong araw ng Miyerkules ay usapang trabaho, negosyo, consumer. Hatid po ng Department of Trade and Industry tayo ngayong umaga. At saan ba namin kayo yayayain today? Tara, punta po tayong Zambales. Nako, I'm sure marami na po sa atin ang nakarating ng Zambales. Ano po ba ang mga na-enjoy nyo sa pagbisita sa Zambales? Or yung mga taga-Zambales, ano ba ang mga ipinagmamalaki nyong mga produkto? Kamusta rin po ang mga negosyante natin dyan? Yan po ang ating tututukan ngayong umaga dito sa Usapang TNK, Trabaho, Negosyo, Consumer. Hatid ng DTI. At kumpleto po ang ating umaga kasama natin Undersecretary Ireneo Boy Bismonte. Yusek Boy, good morning. Hi, good morning. Good morning, Ms. Cheryl. Very good Wednesday morning to you and to the listeners of Trabaho, Negosyo, Consumer. It's a perfect morning. Opo, at mag-update tayo. Yung mga pagbabago last weekend, nag-enjoy na yung mga bata. Nako, may naibalita kami nung Monday over the weekend. Talaga daw namasyal na. Kailangan din yan eh sa mental health ng mga bata, ano, na napapayagan silang lumabas. Kasi parang yung social life nila, bigla na lang talagang nagsara, naging bihira. Yeah. Siyempre, ito pa naman yung panahon na nag-explore ang mga bata. So, ano na po, tama ba? 5 years old pataas, pwede nang isama ng mga magulang sa labas. Inayagan na po sila basta kasama po yung mga magulang. So, one of, ibig sabihin siguro either your nanay or tatay o yung guardian, sila supervised in other words. Kasi ang dahilan po, kaya siya supervised. Gusto natin masiguro na suot po nila yung mask properly. Kasi baka mamaya, hindi na pala sila nakakahinga, no? O kaya hindi properly worn. Meaning, hindi rin sila na poproteksyonan. So, yun po yung mga dahilan kung bakit na natin sila kailangan kasama at binabantayan, ano? At tama po yan, basta ito po ay outdoor. Nililiwanag po outdoor po natin. Yan po ay pwede sa mga pinapasyalan po. Paborito po nating pasyalan. Yun pong mga lugar na mga parks, ano, yung na talagang outdoor na masasabi. So, hindi po bawal yung... Bawal ba sila sa loob ng mall? Hindi po sa loob ng mall kasi indoor po yan. So, yun po yung, yun po ito. At alam nyo, talaga namang ang hangad ng ating gobyerno ay talagang dahan-dahang mabuksan, hindi lamang ito sa mga matatanda, pati na rin sa mga bata. At ito ay preparasyon na rin kung sakasakali, doon po sa pagbubukas po ng mga paaralan para po sa face-to-face. Ano? Tinitingnan po natin. Hindi pa po alam kailan, pero ito po yung mga ginagawa ng gobyerno para maobserbahan dahan-dahan na pagbubukas para muling makabalik po tayo doon sa ating mga nakagawaan before the pandemic. Maganda eh. Maganda ang mga numero natin. Maganda yung mga lugar na dati ay matataas ang kaso na nag-plateau na nga daw yung atin. But of course, again, pinapaalala natin, abay huwag po tayong maging kampante. Marami ang nagre-react sa akin. Eh bakit yung kakilala ko, fully vaccinated na, nagka-COVID pa rin? Yeah. Mga kapatid, ito paalala po, mahirap yung kailangan talaga, we have to do our own research, kumbaga, hindi po pwedeng lahat ay inaasa natin sa pamahalaan. Okay, you got vaccinated, nakapagpabakuna na po kayo. Pero hindi po doon natatapos. Magbasa rin po tayo or mag-alam po tayo ng mga tamang impormasyon. Kagaya po ng, pag kayo po ay fully vaccinated, hindi po ibig sabihin yan ay hindi na po kayo magkatatamaan ng COVID-19.
At hindi rin po ibig sabihin yan na hindi kayo magiging carrier. Diba? Pwede pa rin po kayo makapanghawa. So nandyan po ang COVID-19. Ang bakuna po ay nariyan para maprotektahan po tayo na magkaroon ng... Yeah, kailangan talaga, nandidinig ba ako? Yan o, nag-free si Cheryl, ano? So kailangan talaga natin ituloy pa rin ang pag-iingat natin kahit na po tayo ay vaccinated. Meron pa rin po tayo mga masks at mga face shield, yung po mga distancing. Yan po ay talagang patakaran po natin na kahit na po tayo ay vaccinated na. So, ang sinasabi lang po ng mga health expert ay kung kayo po ay magkaroon man ng parang ma-COVID kayo, kahit na vaccinate kayo, ay ito po ay hindi nagiging parang fatal, ano? Hindi kamukha po nung mga nangyayari. Even sa US po, sa ibang bansa, nadidinig po natin na mayroong mga cases, reported cases ng COVID-19 kahit vaccinated na. Pero ang magandang balita po, hindi po nagiging fatal yung mga cases na ito, no? Hindi po siya, kuminsan nga po nasa bahay lang po sila eh. Hindi kailangang ma-hospitalize. Yung mga report na nakatanggap natin ay mayroong talagang mga COVID cases na hospitalization pero hindi po sila yung na-vaccinate. So, marami pong report na natatanggap tayo na ang talaga nakakarating lang po sa ospital ay kailangan ng maagap na pagtingin ng doktor ay mga hindi po vaccinated. At sabi ko nga kanina, Yusek Boy, kahit na bakunado na, wag po kayo maging kampante na hindi na po kayo tatamaan, 'di ba? At hindi na po kayo makapanghahawa. Kagaya sa Amerika, may mga state na ang sinasabi ay ang nagiging spreader ay yung mga bakunado na. Kasi ang lalakas na ng loob na hindi mag-mask, di ba, Yusek Boy? Buti na lang tayo mga Pilipino, kung titignan mo, mas tayo madaling sumunod. Mm-hmm. Madali tayong sumunod, yeah. Di ba? Mas madali tayong makaintindi na po, hindi lang sarili mo yung pinoprotektahan, yung iba. Yun ng kapatid ko, sabi niya, aba, nag-post pa na first day sa Amerika, first day of not wearing mask at work. Lahat kami, lalo na nanay ko, lahat kami nag-message sa kanya, ano ka, akala mo, hindi ka natatamaan ng bakuna. Still wear your mask, especially she cuts hair. So you don't know yung ano, yeah. Hindi mo alam din na mayroong mga asymptomatic, kahit na bakunado ka na, asymptomatic, nahawa ka na, di ba? Although, sabi nga natin, yun yung purpose natin sa bakuna, mga kapatid, hindi po kayo magkaroon ng severe side effect. So, dun din pa rin po sa mga nagdadalawang isip na magpabakuna, huwag po kayong matakot. Ito po ay proteksyon nyo sa inyong sarili at sa mga taong nakapaligid po sa inyo. At ang maganda po dyan ay patuloy. Dito na dumadating, ano, Yusek Boy, na yung bulk ng mga bakuna natin. Yeah. Start ngayong end of June, ngayong July, August. Talagang yes. Madami. Nasa around 40 million na po ng bakuna ang ating nakukuha or natatanggap. Yes, really correct. Good. At last week nga, di ba, mayroon tayong parang inabot na natin yung 10 million na nabakunahan. Of course, hindi yan ang bilang ng fully vaccinated. That's another number to monitor. Uh-huh. Pero yung pong nabakunahan, na bigyan na ng vaccine, either first or second, umabot na po ng 10 million. That was last week pa. So, meron din tayong mga nakikita, report, na halimbawa, ang San Juan, ang bayan ng San Juan, parang nila lahat ng kanilang mga eligible population for vaccination. Yes. Very good. 100% naka-first dose na,
30% ng dapat na bakunahan ay naka double dose na, kumbaga fully vaccinated na 30%. But syempre iba-iba yung bakuna. Ako, ewan ko kung ano mangyayari sa akin. Feeling ko maghihintay na lang ako, Yusek Boy, ng after 6 months. And okay, then, good. Para to be safe, tsaka kukuha ng dalawang bakuna. Kasi talagang I was advised na to get my second dose of AstraZeneca. The thing is, dahil patuloy ang pag-aaral, mga kapatid, kung pwedeng mag-mix and match, eh hindi pa tapos. Which, although ang maganda daw sa akin, Yusek Boy, dahil tinamaan ako ng COVID ng March 28, tapos nagbakuna ako ng first dose ng May 22, technically, parang nakadalawang bakuna na ako. Yeah. Kasi nag-create ako ng antibody. So, balita nga yun, ganun eh. Mas okay dun sa mga nagkaroon na ng case, ano. Pareho pala tayo. Ako, so naghihintay din ako ng second dose. Kasi pareho tayo ng brand eh. AstraZeneca ka. Oo. Medyo matagal ang AstraZeneca eh. 3 months ba yun? Oo, parang ganun eh. 2 to 3 months. Kasi actually yung sa akin, May 22, dapat August 14 yung aking second dose. So hanggang by August 14, kung bawal pa rin ang mix and match, so I won't take that. But I'm okay. I mean, I protect myself and okay naman ko. Anyway, ayan mga kapatid, updated na tayo. Again, sabi nga ni Yusek Boy, pwede na po ang 5 years old pataas. Maganda yung pinunto kanina ni Yusek Boy na hindi po basta nyo na lang ipapa-wear ng mask yung mga bata. Ask them if they're comfortable. Maka hindi nga lang umiimik, pero talagang medyo masikip na yung pagkakalagay, di ba? Hindi lang umiimik or basta na lang tinatanggal dahil hindi sila komportable. But if they're comfortable, eh, they won't mind wearing masks. So, yan din po. Minsan nakakaligtaan natin yan. Pero kanina, sa simula ng programa, sabi ko nga, tara, punta tayo ng Zambales. Ayan. Yeah. Napupunta ka ba ng Zambales, Yusek Boy? Ako parang once pa lang yata ako napunta ng Zambales. Alam mo, because hindi natin alam kasi na nakarating tayo sa Zambales, pero actually nakarating tayo. Kasi ang nasa isip natin, Subic. Ah, hanggang dun lang. Diba? Pero Subic is part of Zambales, sa totoo lang. Zambales. Yeah, that's part. Yeah, Olongapo po is inside the province of Zambales, ano. So, pag tinanong mo technically, geographically, madalas hindi mo lang siguro natatandaan or hindi mo lang napapasok sa isip mo, pero nakakarating po tayo sa Zambales because of Subic. Subic. Ayan. Diba? Pero yung talaga na-explore natin ang Zambales. Ayan. Yeah. Medyo malayo kasi ang Zambales, Yusek Boy. Yeah. Diba? Yung ulong ko po kasi, parang yan ang pinaka-southern part ng Zambales. So, pero once na pumunta ka towards north, ayan na, binabaybay mo na ang probinsya ng Zambales, ano? Kasi ang Zambales, technically, ano to eh, parang coastal town, ano? Aha, coastal yes, town yes. Ng coastal province ng coastal Region 3. And I think most of the towns ng Zambales are facing the West Philippine Sea, ano? At kaya ito rin siguro yung dahilan kung bakit napakagandang magtanim ng mangga. Mangga. Yun din ang pinakakilala ko eh. Mangga. Sabi ko nga, ano po kaya? Parang isa ako doon sa mga kailangan tumutok dito sa ating episode dahil hindi ko rin masyado pang kilala ang Zambales maliban sa matamis na mangga. Napunta ako dyan. May isang beses nakapag Holy Week kami dyan sa Zambales at talaga makikita mo naman sa kalsada na tiklis-tiklis yung mangga. Pero maliban po sa mangga, ano pa nga ba ang mapupuntahan at mga produkto po ng Zambales? Maliban sa halos po lahat tayo ay nakarating na marahil sa Olongapong area ng Zambales. Na nakakaligtaan natin na parte na po ito ng Zambales. Tara, mga kapatid, sumali po kayo sa ating discussion. Maari po kayong mag-post sa aming FB page, maging sa ating YouTube channel.
Perfect Morning with Cheryl Cosim. Please do follow and subscribe. Don't forget to click that notification bell para po lagi kayong updated sa ating mga episodes. Gano'n na ba karami ang subscriber mo dyan sa iyong YouTube channel? Hindi ko nga alam. I-check ko mamaya. Pero millions na ba yan? Millions. Nako, hindi pa ako si Raffy Tulfo. Alahin mo si Raffy, nasa 20 million na mahigit. Parang hirap. Hirap maabot, no? Pero kahit na point lang ng kay Raffy, why not? Pero mga kapatid, maganda ang response ng mga kapatid natin sa Facebook page. So, sali na po kayo sa ating discussion. Maari po kayo mag-post ng inyong mga paborito produkto, puntahan, lugar, cafe man yan, church, ano pa ba? Madami pong mapupuntahan sa Zambales, I'm sure, o makakain. Mm-hmm. Tsaka siyempre, ang mga buhangin ay beaches ng Zambales. Siyempre, kilala rin yan, di ba? Mm-hmm. Yes. Ngayon, ang dami na rin mga resorts. Kaya, mm-hmm. alam, medyo malayo. Kasi mga nasa 4 to 5 hours din, ano? Yusek mm-hmm. Boy, pag talagang pumasok ka sa looban ng Zambales. Ang pinakamalapit nga, sabi mo, Olongapo. Yeah, correct. Ayan, huwag po kayong bibitaw sa ating pagbabalik. Makakasama po natin ang DTI Zambales at mas kilalanin po natin ang kanilang probinsya. At kumustahin ang ating mga negosyante, paano po sila nakapag-adapt, nakapag-cope with the situation, ayan, with the pandemic. Huwag po kayong bibitaw, ito po ang usapang trabaho, negosyo, consumer, hatid ng DTI dito lang sa Perfect Morning. Nagbabalik po kami dito sa usapang trabaho, negosyo, consumer, hatid ng Department of Trade and Industry. Mag-TNK balita po muna tayo. Isang kasunduan ang nabuo sa pagitan ng Department of Trade and Industry Region 7 at Robinson's Place sa General Santos City. Layo nito ang paigtingin ang consumer awareness sa lugar. Bahagi ng kasunduan ang pamamahagi ng DTI ng education materials sa mga mamimili. Sa parte naman ng mall, makikita namang nakadisplay ang mga mahahalagang impormasyon para sa mga consumer sa mga bahagi nito na madaling makikita ng mga tao. Sa pamamagitan ng partnership na ito sa pagitan ng DTI at ng mall, umaasa po ang DTI na mas makapagdesisyon ng tama ang mga mamimili at mas maipaglalaban din nila ang kanilang karapatan. Ang General Santos ay isang highly urbanized city ng Region 12 at itinuturing na sentro ng trade and commerce ng rehiyon. At kasama pa rin po natin si Yusek Boy Pismonte mula po sa DTI. And kasama na natin ang tara, punta na tayong Zambales, Yusek Boy. Yeah. Yes. Zambales, kasama po natin ang ating provincial director na si Sir Enrique Takbad. Ayan, PD, good morning po sa inyo. Hello, magandang umaga, Ma'am Cheryl Cosim, at magandang umaga rin po, Yusek Boy Bismonte. Tuloy po kayo sa lalawigan ng Zambales. Ay, salamat. Sige nga po, sabi ko nga, isa ako sa gusto kong mas makilala ang Zambales. Kamusta na po ba? Pero kamusta po ba ang quarantine status ngayon sa Zambales? We are at the Modified General Community Quarantine, MGCQ. So maluwag-luwag na ng konti, pero may mga strict health protocols, yung mandatory health protocols na ipinatutupad ng Subic Bay Metropolitan Authority, yung pinag-uusapan nating SBMA dito sa Olongapo City, and at the same time kay Governor Hermogenes Evdane. So, kung makikita natin, sa vaccinated and the unvaccinated tourists ay maraming ay mayroong mga requirements. May mga requirements. Ang alam ko po sa La Union, umaapila na po yung mga negosyo, yung mga negosyante natin doon, ano, na sana pag fully vaccinated, medyo luwagan na. Paano po ba sa Zambales? Ganun din po ba? Kasi masyado para stricto ang La Union. Pero siguro i-reconsider po yan ng provincial government. Sa Zambales po ba, pag fully vaccinated na, pwede na pong walang RT-PCR?
wala na pong RT-PCR test, but the provincial IATF is requiring the negative antigen test. Ah, okay. So pwede na yan. Ayan mga kapatid, klaro. Kahit na fully vaccinated po kayo, kailangan nyo ng antigen test. Pero kung hindi pa fully vaccinated, antigen din po ba? RT-PCR test is required. RT-PCR required. Ayan, may nakikita akong magandang resort dyan na pinuntahan ng kaibigan ko. Ewan ko, Yusek Boy, kung napuntahan mo na yung Sundowner ba yun? Mm-hmm. Tama ba? Sundowner Resort? Yeah. Kaya lang. Tanong natin kay PD kasi alam mo, de syempre siya nakakaalam niya kung ano ba yung mga puntahan dyan sa Zambales, di ba? Kasi ako gusto ko rin makilala ang Zambales at ang kilala ko nga lang dyan ay Subic. Oo. Although ako, mas magyayabang ako sa'yo kasi mas nakapasok na ako sa looban. Ayan. May alam mo kasi ang itaas ng Zambales, ang itaas ng Zambales ay Pangasinan. Kaya dulo-dulo yan, di ba? Bataan at sa baba, tapos sa taas ay Pangasinan. Tama ba, PD? Yes. We are gateway to Pangasinan area. Particularly the Hundred Islands or the Alaminos. Doon magkadikit. Yes, kaya pala medyo mahaba kayo, ha? Mahaba. At nakapunta na ako by the beach area eh. Ayan. For a time nga, kinonsider ko pa kahit taga Pangasinan ako. Sabi ko, kasi parang medyo mas hindi pa masyadong develop yung coastal area. Sabi ko, baka mamura-mura pang bumili dito ng beachfront na area, na ano, na lupa. Naku, tulungan mo nga ako. PD, baka may mura pa po dyan. Yung presyong divisoria. Baka kahit nakapiraso lang po ay makapag-retire sa... Artistahin na yung mga taga-Zambales. Ma'am Cheryl, Gerald is with us. Enchong D is with us. Bea Alonso is with us. Bea, yes! Oo nga, ang dami. Ang dami nang may ano doon. Yusek Boy. May mga resort pa yung kay ano, parang farm. Yung kay Bea, nakita ko kay Bea, ang laki. Oo. Balita ako, mayroon yung mga taniman ng mga ube dyan eh, ube. Yes sir, in kasi, part ako, of... Bakit ako nabanggit ang ube, Cheryl? Hit na hit na to sa US, ang ube. Ito ang ginagamit nila sa mga pancake, ito rin yun, sa mga ano, yung mga drinks na may ube, parang ano, alam mo, taro, ano? Ito yung taro na tinatawag. So, nakikilala na nila. So in fact, sa US daw, hinahanap itong ube. And I think, Zambales, parang meron sila mga ube dyan sa Zambales. We are working, Yusek Boy, with the IPs in San Marcelino. That is situated in Barangay Aglao. So, we are working with that, with the NCIP for the ube processing. So, we hope before the end of the year, we will be able to come up with a shared service facility with them so that their ube will be processed and be brought to local market and penetrate the global market. Oh. Nice. Ano yung output nun? Ano output nung processing na yon? Wala pa naman, Yusek Boy, but we are still coordinating with the IPs and at the same time with NCIP so that we will be able to come up with a particular processing equipment that will suit their product. Okay, magandang balita yan. Kaya maliban po sa ube, PD, takbad, ano pa po ba ang mga kilalang produkto at negosyo, puntahan dyan po sa Zambales? Yes, we are lucky and privileged in Zambales because the mountains meet the sea. Okay, meron kaming kabundukan at meron tayong karagatan. So mostly ang mga tourist activities po natin ay swimming and water activities. May mga beaches at hike, pag-hike sa mga mountain ranges. Our banner destinations, Mount Pinatubo in Botolan, Mount Tapulao, the highest peak in the region, Palawig, Silangin, Anawangin, Nagsasa, Talisayan,
Agnaem, or what we call the Santa Cobs in San Antonio, and we also have the Potipot Island in Candelaria. Ang mga produkto naman po ng mga taga-Sambaleño includes food and non-food items. Sa food naman po, kilala ang Sambales for their fresh mangoes. At the same time, yung dried mangoes po na pinangangalandakan ng aming lalawigan. Mayroon din po tayong pastillas, chili garlic, longganisa, bagnet, biochar. Meron din po tayong ice cream lettuce. This is an ice cream made out of lettuce, organic vegetables, pickled chara, and of course, cashew. For the non-food items, meron po tayong mga furnitures, stone craft, bamboo craft, shell craft, souvenir items, at meron na rin po tayong mga agribusiness ecotourism na dine-develop po dito sa lalawigan ng Sambales. Ayan, ang dami nating pwedeng puntahan. At lettuce ice cream, diba? Yes, kung ang this is Bataan, a new product. Diba, ang Bataan may taro eh, yung Gabi ice cream nila, yes. Diba? May kilala doon na Bataan. Ito naman, Zambales, lettuce ice cream. Nako, nakakaliti namang ice cream yan. Sa Daming ingredients ng ice cream dyan ah. Meron kayong mangga, meron kayong ube. Ube. Yes. Ice cream yan, di ba? Yes, pero so far, ang hit ngayon is the lettuce ice cream. Lettuce ice cream. Okay. Kakaiba nga naman, di ba, Yusek boy? Makikurious eh, di ba? Mamiya, tatanungin natin saan ba nabibili yan, ha? Mamiya, saan ba nabibili yan, no? Sa ating pagbabalik, kumustahin natin yung ating mga negosyante. Kamusta yung kanilang... ngayong nasa pandemya pa rin po tayo. At ano-ano mga programa ang ibinigay po ng ating DTI Zambales para sila ay makasurvive at makapag-adapt sa pagbabago po ng panahon. Huwag po kayong bibitaw. Ito po ang usapang trabaho, negosyo, consumer. Huwag po kayong bibitaw dahil papasok pa lang po tayo. Kumbagay, nasa arko pa lang tayo ng Zambales. Sa sinabi, papasok na po tayo at tara na nga po sa Zambales sa aming pagbabalik dito sa usapang TNK, hatid ng DTI. At tara na nga po sa Zambales. Papasamahan niyo po kami ni Yusek Boy na mas kilalanin at kumustahin ang ating mga negosyante. Kasama na natin si Dr. Teresa Yap ng Lotus Foundation. Ayan, si Miss Regina Agadier ng Zambales Coco-Free Farmers. Diyan na ba sila? Nako, medyo challenge ah. And si Sir Benjamin Farin Jr. ng 1611 or 1611 Arts and Crafts. Hello po sa inyo! Yeah, good morning, everyone! Good morning! Good morning, Yusek! Good morning. Cheryl! Ayan. Siguro kay medyo nag-free si Doktora Yap. Punta muna tayo kay Ma'am Regina Agadier ng Coco-Free Farmers. Ano po ba ang nature ng business ng Coco-Free Farmers? At saan pa, gaano na po katagal ito? Give us a background, Ma'am Regina. Five years na yung... Go ahead po. Five years na po yung processing area namin na pinagagawan ng product na ng mga chili garlic, achara, papaya, at saka onion pickle, bagong alamang. At kamusta naman po kayo ngayong nasa pandemya po tayo? At paano po kayo naasistahan ng DTI Zambales para po tuloy-tuloy pa rin ang takbo po ng Coco-Free Farmers? Tinutulungan po kami ng DTI ng financial support at saka yung mag-trade fair para makabangon ulit.
Yung market po namin, silang tumutulong kung mga trade fair po. Ayan, ako. E di active na rin po kayo sa social media, natulungan din po kayo kasi that's the way to go eh. E-commerce, ano po, Ma'am Regina? Yes, ma'am. Nako, Yusek Boy, mahilig ka ba sa maangang? Very interesting ito mga produkto na ninyo ah. So, ang tanong ko lang, kumusta naman po ang kita natin ngayong mga panahon na ito? Medyo okay na po, sir. Ano ibig sabihin po ng ibig sabihin na maganda na po kita natin, nakabalik na po ba sa trabaho yung inyong mga members? Nakabalik na po, sir, kasi mayroon na pong mga trade fair na in-offer ng mga DTI. Ina-assist po kami. Ayan. So, nakapag-warm up na ulit, ano? Yusek Boy. Puntahan naman natin si Sir June. Ayan. Paano ba, Sir June? 1611 or 1611 Arts and Crafts? 1611, I suppose. Actually, 1611 Arts and Crafts deals with stonecraft. We've been in this business for over 30 years now. We started 1990. Wow. Of course, with the assistance of DTI also because they were the ones na nag-skills training on stonecraft na ginawa sa beach resort namin during that time. Kaya after that, I got so tempted with the business. Inumpisahan ko na po the next day. Kinuha ko na po yung mga makinarya doon sa skills, sa stonecraft skills training. And we've exported already before. Yes. And the stone material is serpentinite. It's an igneous rock that comes from the vicinity of the Mount Pinatubo volcano. It's really a very interesting material. Kasi ang serpentinite stone is actually the state rock of California. The whole Bay Area in San Francisco is made up of serpentinite. So I just learned that about a few years ago. And I was really, sabi kong ganun, meron tayo dito sa Zambales. Pero siyempre, of course, they won't use that material at sa San Francisco Bay kasi sila, very environmentalist sila. Pero tayo, maliliit lang yung batong ginagamit namin dahil ito binababa pa ng mga katutubo galing sa bundok at namin, tapos din kinukuha namin at pinoprocess namin. And DTI has really helped us a lot, especially doon sa mga trade fairs. Minsan na tawag dito, kalahati ng aming trade fees, subsidized ng DTI. And of course, dun sa mga loans na binibigay nila. At present, yung CARES loan binigay nila ngayon is very interesting kasi no interest at all. And meron ka pang grace period one year grace period before you start paying it. And it's going to be 3 years before you can give the total amount of the loan. Maraming nagkakagusto dito. Kumusta naman ho ang buhay natin? I hope you can visit our factory in Iba, Zambales. Kumusta naman ho ang negosyo ngayong may pandemic? Yung pandemic ngayon? Kumikita po ba tayo? Of course, during the pandemic, we have to focus on deliveries. Kasi dyan talaga ang importante. Nagtatayo na kami ng online store. Of course, with the coordination with the DTI. And we also have the Pasalubong Center in Iba, Zambales, that of course DTI also manages. Nagkaroon kami ng PPP sa isang pamilya para tawag dito yung Pasalubong Center ay maging reality sa amin kasi I'm also the chairman of the Micro Small Medium Enterprise Development Council in Zambales. That's why and tinututukan ko lahat ng mga MSMEs dito sa Zambales para naman sa ganun mabigyan sila ng kaunting kaalaman sa pagtatayo ng negosyo. Ako maraming salamat po sa inyong involvement sa ating mga MSME. Malaking so, makita niyo yung mga produkto ko pag nagpunta kayo sa Zambales. May trade fair kami ngayon sa
Harbor Point. Uh-huh. Available din po ba yan sa social media para makita na namin ngayon? Maraming salamat po sa inyo. Social media. Sa social media, meron din kaming social media. Meron din kaming... ngayon, ang in ngayon is social media talaga when you're selling things. Yeah. Importante yan. Eh. That's why we're coming up your web store sa Balubong. And yun ang importante. Ano po ang inyong IG and FB account? Para they could follow and check your Zamrocks. Items. Actually, our brand name is Zamrocks, which was coined from the word Zambales Rocks. So Zambrox. Iano lang nila sa FB and they will get the different products that we produce. O yun. So Zambrox. Ayun, yun pala yun. Okay, puntahan naman natin si Doktora Yap. Ano po ba itong Lotus Foundation? Ay nako, nag-freeze ulit. Siguro break muna tayo ng kaunti. Yeah. Ayan. At sa ating pagbalik, kausapin naman natin si Dr. Yap at kilalanin natin ang Lotus Foundation. Mga kapatid, huwag po kayong bibitaw. Usapang trabaho, negosyo, consumer, hatid ng DTI. Dito lang sa Perfect Morning, magbabalik po kami. Ang bilis ng oras, nasa huling bahagi na po tayo ng ating usapang trabaho, negosyo, consumer, hatid ng DTI. Mag-TNK balita po muna tayo. Patuloy ang pagbangon ng export industry ng Pilipinas sa gitna ng pandemya. Sa pinakahuling datos, nakitaan po ito ng halos 30% na paglago noong Mayo kumpara noong Abril. Ang sales export bumangon ng mahigit 70% sa parehong period. Bunso dito ng pagluluwag ng borders ng maraming bansa. Base po sa Philippine Statistics Authority, ang electronics pa rin po ang pangunahing export product ng Pilipinas. Nakitaan din ang mabilis na pag-angat ang medical at industrial instruments, consumer electronics at office equipment. Ang China, US, Japan, Hong Kong at Singapore naman ang top 5 markets ng bansa. Nasa huling bahagi na mga po tayo ng ating programa. Kasama pa rin natin, of course, Yusek Boy at kasama po natin ang ating mga MSMEs. Ayan, si Sir June ng 1611 Arts and Crafts, si Ma'am Regina Agadier ng Cocoa Free Farmers, and Doktora Teresa Yap ng Lotus Foundation. Doktora Yap, are you there na? Okay na po kayo? Okay na. Ano po ba itong Lotus Foundation? Lotus Foundation was established in 2003. At pangunahin namin tinutulong ay medical at saka education. Pero we've decided na maglagay ng livelihood para naman maturuan ng mga tao maghanap buhay, hindi naman puro dole out. So we started in 2013 itong Lotus Dairy Farm. As much as I wanted to use Carabao, at that time after the pinatubo, marami kasing livestock na namatay, no? So through the help of the National Dairy Authority, nakakuha kami ng mga imported na baka that's producing itong gatas na ito. So yun po nagmula. At kumusta naman po ngayon na nasa gitna tayo ng pandemya, paano po nag-adapt ang Lotus Foundation at ano po yung mga programs ng DTI na nakatulong po? Number one, malaki ang naitulong ng DTI. Actually, silang unang-unang tumulong sa amin. Aside from yung marketing, packaging, mga yung technology rin, and also yung equipment, yung mga kitchen equipment, lalo na kung ikaw ay nag-uumpisa for us like a foundation, nag-uumpisa lang kami. So, hindi naman supposed to be pinayayaman talaga ang farmer, pero ang pinayayaman naman ay ang foundation namin para mapagpatuloy namin ang mga gawain namin gaya sa medical and education.
So ang itong pandemya naman, mahirap pong magbenta talaga ngayon dahil ang mga tao ay lahat ang kailangan ay yung basic gaya ng ulam na pang-araw-araw. So we've decided to put it online. Marami po kaming inayang seller na para kumita naman yung community namin kasi ang foundation is community-based. Naghanap kami ng mga seller sa iba-ibang town at sila ang nagbebenta. Tapos ang isa pa po, because of the pandemic, we have this milk feeding program that we have been doing for 4 years now. We're giving 125 milk, free milk to children sa Zambales, especially mga aitas, mga anak ng preso, mga battered children at saka sexually abused. So yan po ang tinutulungan namin at saka sa mga orphanage. But because of the pandemic, medyo nahirapan kami sa pondo, no? So medyo lumiit na po, imbis na 125, kalahati na lang po ang nabibigyan namin ng gatas at kailangan po namin. Pangalawa, ang frontliners ang binibigyan namin ng mga gatas, mga police, sa hospital, health center. Lahat po yan, tuloy-tuloy kami nagbibigay ng free milk. So kung sa pasok po ng sa income, talagang mahina po, talagang ano po. Ang laking tulong nga po itong mga trade fair ng DTI, kahit papano may pumapasok na pera. So ang kailangan po ay tangkilikin natin mga kapatid ang Lotus Dairy para po makasurvive at matulungan, mapagpatuloy po ninyo yung pagbibigay tulong sa mga nabanggit nyo po kanina, naka-focus kayo sa mga bata ano po, at sa ating mga frontliners. So nasa social media, available din po yan kayo. Yan ang ano, number one focus yung... Yes, sa Facebook, Lotus Dairy Farm Philippines ang nakalagay. Andun po lahat ang mga activities din namin. Kasi aside from paggawa ng mga gatas, nagbibigay din po kami ng training sa mga estudyante dealing with agriculture and animal care. Yun ang ano namin sa pangalaman. Siguro marami din po tayong natutulungan mga magsasaka, yung mga nag-aalaga ng baka, no? Ay, opo. Natutuwa nga po ako dahil siyempre, you set an example. Minsan natatakot sila kasi, naku, mahal yata itong mga baka. Pero natutuwa sila kasi may nakikita na sila mga produkto namin. Ang ano po, free ang training, natuturo kami kahit konti lang ang pera mo, kahit isa o dalawang baka lang, mag-a-assist kami, basta ano lang, mag-dairy ka lang. Kasi sa totoo lang po, ang Pilipinas kulang na kulang sa gatas. Wala pa tayong talagang sinasabi mong fresh milk. Karamihan, lalo kayong ano, karamihan ngayon, lumaki sa nakakarton o kaya nasa lata. Pero yung sabihin mong fresh na galing talaga sa farm, madalang pa po. Kulang na kulang po. Buong Pilipinas po yan, kailangan. Naalala ko noon, Yusef Boy, nung bata pa tayo, aba, nakabote yan, tapos ang kapit niya, ano, daw yes, ng banana. Yes. Tapos isasahog mo sa kanin. Ako, kasarap. Ang sarap nun. Oo. May asin, ano? May konting asin. May konting asin. Oo, ang sarap. So, ayan po, ang Lotus Dairy Products Farm Philippines. Mm-hmm. Yan po yung ano. Kayo naman po, Ma'am Regina, sa Coco Free Farmers, ano po ang Instagram or Facebook account po para matangkilik po yung inyong produkto. Ma'am Regina. Mayroon po kami. Yes, ma'am. Hindi ko kasi alam yung kwan ni ate ko, ma'am. kasi hindi siya nakaabot. Opo, hindi ko kabisado kasi hindi siya nakaabot dito sa meeting na to. Di bali po, nakita na. It's okay, it's okay. Pero Nia, pakita natin ulit yung mga produkto ng Zambales Coco Free Farmers. Ayan po, ZCFFA.
Ayan, may chili garlic po sila. Sabi nga kanina, may achara, na papaya, yan, at dami, iba't ibang produkto pa po. Oo. Yan na. At pagdating naman po kaya, Sir June, marami na pong nagte-text sa akin na kaibigan ko. Ano na, nakita nila yung ganda. Kayo po ba ang nagde-design yung mga produkto po ninyo sa Arts and Crafts, 1611 Arts and Crafts? Marami kaming designers and marami na rin nakakakitang designers sa amin like Buji Layuk at saka tawag dito yung ibang designers sa Manila. And they give us some designs that we can develop. And that's the most important thing. We're open to new designs for designers. Pwedeng makipag-collab sa inyo, no? Yes. Basta Zamrox, Zambrox, FB. And we're going to have zambalubong.com at a web store exclusively for Zambales products. Well, I think PB is the one in charge of that. And we're going to launch it on July 21, when all the products of Zambales will be showcased in that particular web store. Oh, good, good. Ayos yan, ha. Magandang pagkakataon to. Ayan, nakita ko na yung Zambrox 1611. Ayan. Soon, makikita nyo po doon yung iba't ibang mga produkto. Puntahan natin si PD, PD Ike. PD Ike, nasan ka na? No. Ayan. Para makita naman natin. Ayan. Ayan, PD Ike, ano pa po yung mga programa ninyo para sa mga MSMEs po natin diyan sa Zambales? Pinagmamalaki po namin for the year 2021, we will be starting with the digitalization. That's why we will be launching the Zambalubong web store online. That will be on July 21. Patuloy po ang aming digitalization tutoring, seminar and training in relation with the ICT. Pinagkalooban po kami ng Department of Information, Communication and Technology ng Tech for Ed program nila. At susubukan po namin ang ating mga MSMEs to go on a 3-day seminar on digitalization. Patuloy pa rin po yung mga shared service facility program natin. These are the equipment na binibigay natin sa ating mga people's organization or MSMEs para madagdagan ang kanilang production, volume of production, together with OTOP NG project, na kung saan kakalukuyan po ay nagbibigay kami ng mga training and seminars with our in-house. Meron na po tayong na coordinate na designer regarding their continuous improvement of the product packaging and labeling. At nasisiyahan po kami, ang ating mga private stakeholders are welcoming our MSME products mismo sa kanilang malls. That's why we are celebrating the MSME Week, pero ito ay gagawin natin ng MSME Month long celebration. Kasi yung apat na malalaking department stores and malls dito po sa lalawigan ng Zambales and Olongga po ay nag-request that they will be having the trade fair in their particular malls and department stores. That's why it's very welcoming on the part of the MSMEs to be a part of this month-long celebration. Aside from that, may mga projects pa rin po na ipinagpapatuloy ang kagawaran. Aside from the digitalization, we would like to launch our e-coffee table na kung saan yung mga MSMEs, nandun yung directory, nandun yung kanilang mga products, history, and so on and so forth in the website as well as in hard copy also. So patuloy po ang pakikiisa ng kagawaran sa ating mga MSMEs para po maipagpatuloy at maihahon natin sila sa panahon ng pandemya and eventually come up with the new normal. Mega Trade is also asking us for a trade fair somewhere in Bonifacio Global City, primarily by November, as well as the Chinatown in Mega World. So all private stakeholders are asking our MSMEs to join their activities po
And on the same time, on the part of DTI, malaking tulong ito na ma-penetrate natin ang Metro Manila market, ang regional market, and eventually we're dreaming for the global market for our local products in Zambales. Well said. That's ang galing cool. naman. Ang galing naman ng Zambales. Oo, ang galing mo, PD. It's great to know Yusek Boy na nagsisimula na naman yung mga trade fairs natin dahan-dahan. Ano, at siguro po last quarter of the year ay mas mararamdaman na natin na mayroon na ulit na kahit papaanong normalcy ano po sa atin. At makakapunta na tayo bit-bit ang ating mga eco bag sa mga trade fair na yan. Ayan. Yeah. At again, ano po ulit PDI? Yung inyong ilo-launch on July 21 na sinabi rin, nabanggit din ni Sir June. Sir June, ano na po ulit yon para po abangan ng mga kababayan natin? Launching ng Sambalubang web store at saka tawag dito wherein all the manufacturers of Zambales will consolidate all their products. And this is a very good example of a web store really that would really cater to the manufacturers of Zambales. It's like other web stores that you halo-halo kalamay, ito talaga exclusively lang for talaga Zambales. So we can encourage other our MSMEs to really get into the business and really go for it for that for this particular business. That's great. And PD, before po tayo magpaalam, dun po sa mga ibang MSMEs po natin na nangangailangan pa rin ng assistance, paano po ba sila makakalapit sa DTI Zambales? At tuloy pa rin po ba yung kaninang nabanggit na loan, yung P-Cares? Ang pangikipag-ugnayan natin sa ating mga small and medium enterprises na tangkilikin ang P3 Cares program ng kagawaran in coordination with the SB Corporation sapagkat financial talaga ang isa sa mga negative impact o negative effect ng pandemic. And we are doing our best to assist them and fast track their loans so that they could eventually help boost their particular MSME activities po dito sa Zambales. Mm-hmm. Thank you for joining us, Zambales. Ayan, tara na. Tara na sa Zambales. Ang dami pong makikita, masusubukan produkto, mapupuntahan. I-explore po natin. Again, sabi nga ni PDI, pag po kayo'y fully vaccinated na, antigen test lang po ang kailangan. Pag hindi pa, may kailangan pa po ng RT-PCR. Kaya maganda, magpabakuna para mas marami po kayong lugar at it's easier for us na gumalaw. Ayan po. Thank you for joining us, Dr. Yap. Ayan, thank you po. And ayan, Sir June, thank you. Ayan, and si Ma'am Regina. And maraming PDI, salamat sa inyo lahat. Thank you to everyone. Nako yan. Maganda naman ng ating Zambales. Marami tayong karagdagang kaalaman na natutunan ngayong umagang ito, ano? Meron pa lang mga ganyang produkto sa bayan ng Zambales. Tulad nitong gatas, hindi ko alam na meron pa lang mga milk products diyan sa Zambales, ano? Oo. Ay, di ba meron pang lettuce ice cream? Naku, may utang sa atin si PDI. Nakalimutan natin yung lettuce ice cream. Pero din, yung mga rock products, ano? Ang ganda ng produkto nila, Sir June. Doon pala nanggagaling yung mga nakikita ko sa mga display. I think nakita ko yan sa kultura, yung mga ganyan na produkto. And mga kapatid, at maganda rin po, na hindi lamang po sa Zambales ang P-Care sa buong bansa po. Ay hanggat may pondo, magpapautang, walang interest, processing fee lamang po. And could as long as 3 years, ano po, 3 years to pay with zero interest. Yun po ang maganda sa P-Cares natin. At kung mga interesado po kayo,
Yusek Boy, saan po sila pwedeng tumawag or makipag-ugnayan? Sa mga katanungan po sa trabaho, negosyo, consumer, ang ating pong hotline ay 1-384 or 1-DTI. At dito lang po ay meron kayong makakausap ng mga ano natin, mga nagsusuporta o yung mga sumasagot po sa ating mga tawag. At pwede rin po kayong pumunta sa ating website www.dti.gov.ph sa iba't iba pa pong mga kaalaman tungkol sa trabaho, negosyo, consumer. Ay, by the way, ito pong ating palabas ngayon ay may replay po ating Sabado, alas 7 ng umaga at paglinggo, alas 8 ng umaga dito po sa 1PH. Ayan, abangan po ninyo. Ayan, sa mga Signal subscribers po natin, hanggang tawi-tawi, nasa 3 million subscribers na kami sa Signal. Kasi hanggang tawi-tawi, nakakarating kami, Kalayaan Group of Islands, kaya yan ng Signal. Ayan po. So, panoorin niyo po kami, sabi nga ni Yusek Boy, tuwing Sabado, alas 7 ng umaga at Linggo, alas 8 ng umaga sa 1PH Signal Channel 1. Ang maganda, pag Signal subscriber ka, kahit anong channel mo in-off yung channel, pag binuksan mo ulit, Signal, nasa Channel 1 ka kaagad. So tayo unang-una talagang makikita nila ang 1PH. And Yusek Boy, I'll see you again next week. Yeah, sige. Kita tayo muli at tuloy-tuloy tayong mamasyal sa iba't iba pang lugar at makita ibang-ibang produkto na gawa ng mga Pilipino. Yes. At bukas magsama-sama po tayo ulit dito sa Perfect Morning at katuwang naman po natin ang MX3. Pag-usapan natin, stress. Naku, ang stress, nakakapangit. Nakakadagdag po yan ng linya. Pero, although, di ba, Yusek Boy, may mga good stresses din naman. May good stress, but ayaw natin yung bad stress. So yan po, paano ba natin mas haharapin yan? Siguro tayo mga Pilipino, mas magaling tayong humarap dyan kasi we're very resilient. But of course, kailangan natin ng guidance. Guidance mula sa Panginoon. Yan po ang ating pag-usapan, dealing with stress. Tomorrow po yan, dito sa Perfect Morning, alas 10 ng umaga. Yusek Boy, see you again next week. Yeah, see you next week, Miss Cheryl. At salamat po sa ating mga tagapakinig ngayon muli at abangan niyo po kami sa mga susunod na linggo. At pati niya po, sa Sabado at Linggo, abangan nyo rin yung mga na, baka mamaya gusto nyo pong ulitin itong palabas na ito. Sabado at Linggo po. Yes. At mga kapatid, salamat po. Again, thank you for joining us. Stay safe everyone and God bless.